Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng talong. Tara na mga kalasa, samahan niyo ako sa aking kusina. Mga kalasa, bago natin umpisahan, subscribe ka muna sa aking channel at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Mayroon ako ditong 2 pirasong talong. Ihiwa lang natin yung 1 piraso ay hatiin natin sa 3 at saka hatiin din sa gitna. Ganyan mga kalasa, hatiin lang natin yan sa gitna. Pagkatapos niyan na mahiwa na natin lahat yung ating talong, ilagay natin yan sa steamer na kapagpakulo na ako ng tubig dun sa ating steamer. Ganyan mga kalasa, ilagay na natin yan sa steamer. I-layer lang natin yan sa loob ng steamer natin mga kalasa at pagkatapos niyan, itakpan natin hanggang sa mga 10 to 15 minutes lang maluto na yung ating talong. Habang inaantay natin yan maluto yung ating talong mga kalasa, gagawa na tayo ng sauce. Mayroon na ako ditong bawang na hiniwa ko ng pamins. Lagyan natin ng 2 tablespoon na toyo at saka 1 tablespoon din na oyster sauce at the same time 2 tablespoon din na liquid seasoning at saka mayroon ako ditong 2 tablespoon din na calamansi juice at lagyan din natin ng 1 teaspoon na sugar at 1/2 teaspoon na asin at the same time, maglagay na tayo mga at least 1 teaspoon lang na sesame oil. Haluin lang natin yan mga kalasa hanggang sa mag-well combine ang lahat nating ingredients. At the same time, matunaw din yung asukal na nilagay natin. Balikan na natin yung ating talong. Titingnan natin kung luto na. Okay na yan mga kalasa, luto na yan. Palamigin na lang muna natin. Ilipat natin yan sa ating plato at saka palamigin. Pag naglamig na yung ating talong mga kalasa, hihimayin lang natin yan, kagaya niyan ng maliliit. Ganyan, at saka ilagay lang din sa ating isang plato din, or sa serving plate na natin. Ganyan lang, ulit-ulitin ng mga kalasa hanggang sa maubos natin himay ang ating talong. Pagkatapos na natin himayin mga kalasa, ilagyan na natin yan ng sauce na ginawa natin kanina. Yan ang mga kalasa, tapos na natin himay. Ilagay na natin yung sauce na nilagay na ginawa natin kanina. Ibuhos lang natin yan sa taas ng ating talong. Haluin lang din natin muna yung ating sauce para sigurado lang na walang natira sa ilalim ng ating mangkok or bowl. Pagkatapos niya na mabuhos na natin lahat yung ating sauce dyan mga kalasa, maglagay na rin tayo ng spring onion. At the same time, mayroon akong hiniwang spring onion na dahon at saka siling labuyo. 2 pirasong siling labuyo yan mga kalasa ang hiniwa ko. I-spread lang natin yan sa taas ng ating talong. Igagarnish lang natin. Pagkatapos niyan mga kalasa, nagpainit na rin ako ng mantika sa aking kawali. Buhusan natin yan ng mantika yung taas ng ating talong at the same time sa may spring onion banda para maglabas yung aroma ng ating spring onion at saka at the same time ganun din yung sili. Ganyan lang mga kalasa, pagkatapos niyan, ready to serve na yung ating talong na talaga namang mga kalasa, napaka-healthy niya at saka napakasarap talaga niya. At sigurado mga kalasa, magustuhan din ito ng inyong mga chikiting kasi hindi naman siya maanghang. Dahil yung siling na sa taas lang, choice mo lang kung gusto mo na maanghang, pwede mo rin siya durugin.
Pero talaga mga kalasa, napakasarap niya at napakalakas niya rin sa kanin pagka inulam mo sa kanin. At sigurado mga kalasa, magustuhan niya ng buong family at mag-i-enjoy sila sa kanilang hapunan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Muli mga kalasa, maraming salamat sa panonood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye.